mga tiklupin natin. Hello everyone, welcome back to my channel. So today, gagawin ko na yung pinangako ko sa inyong ref tour. Yung ref, what's inside our ref, yun pala. What's inside our ref, so ipapakita ko na sa inyo kung anong laman ng aming ref. Pero disclaimer lamang ho, no, hindi po sa lahat ng panahon, ganito karami yung laman ng ref namin. Talaga, kasi magbo-birthday si ate, tapos yun nga nag-grocery kami, kaya ang daming laman ng ref namin. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, ganyan yung laman ng ref namin. I-insert ko, meron pala akong binidyo ko pa pala yung ref namin bago namin ilagay yung mga greenery tsaka yung mga pinamalayin kini ate. Ipapakita ko muna sa inyo kung anong laman ng ref namin bago mangyari ang lahat. So, ayan yung laman po ng ref namin. Makikita nyo naman, wala. May ice cream, pero nasa baba kasi ang laman po niyan, isda. So, ayan, puro tubig po ang laman. Ayan, napamili ko na yan ngayon. Nag-grocery na namin yan ni ate ngayon, yung mga yan. Kaya, ano na yan, wala pa talaga yan kanina. So, ayan, ito din, nag-grocery na namin, pati ito. So, ayan po ang laman ng ref namin. Kung hindi natin ilalagay mga greenery namin, sa yung freezer namin, ganyan po talagang laman ng ref namin. And now, ayan, ito po yung ref namin. Tingnan yung ref namin, merong dot. Nung binili namin yan, meron na talaga siyang ganyan. Kasi ang binili namin ref, yung parang wala ng box, yung parang display siya ganyan. Kasi, dahil kuripot kami ni ate, kami kasi yung babayan. Sabi namin yan na lang, kasi naka-box, naka-markdown siya, tapos may discount pa. Kasi dahil nga dun sa dimples niya. So, ayan, ngayon, ipapakita ko na sa inyo si ate maghahawak ng ref. Ay, nung ref. Ito pala na-adjust yung, ano namin, yung temp. Tapos, kaya Electrolux yung binili namin. Kasi yung unang-una naming ref na binili nila mama at papa noon pa, na nag-start pa lang sila, Electrolux yung brand. Tapos, ang tagal niya talagang nasira. Tapos, nung nagpalit kami ng ref, ibang brand siya. Ngayon, buhay pa yun. Ah, buhay pa ba yun? Oo, nasa pamangkin pala, nasa pamangkin nila papa. Tapos, yung, tapos after noon, nagpalit kami ng ref na mas malaki. Tapos, ang bilis niyang nasira. Parang ilang taon, wala, isang taon lang siguro, no? Ganun lang. Nasira na siya agad, ibang brand yun. Kaya, bumalik na lang kami ng Electrolux. Mas maganda pa rin kasi siya. Unahin na natin tong freezer. Ayan, ang freezer namin, tada, di ba, ang daming laman. Pero, inuulit ko po, hindi sa lahat ng pagkakataon, ganito po ang laman ng ref. Mag-birthday lang kasi si ate, tsaka credit card namin yan. Babayaran namin ni ate ang 3 months. Kaya okay din talaga pag may credit card. Basta marunong ka lang mag-control. Katulad ngayon, syempre, kailangan natin lagi may stock sa ref kasi nagka-quarantine, hindi pwede laging lumalabas. At least kahit wala kaming budget na cash, meron kaming nagamit sa credit card. Basta matuto lang kayo mag-control. Pag hindi kasi kayo marunong mag-control ng ini-swipe nyo, ayan, dyan nagiging magastos ang credit card. Pero kung kaya nyo naman i-control yung sarili nyo ng mga kailangan nyo lang at gusto nyo lang, okay ang credit card. So ngayon, ayan, meron tayong Tocino, Pampangas Best. Ay, unahin ko tong ano. Ito yung sinasabi ko sa inyong binili ko sa Mercury. Ito, ito daw ang Shanghai sa Jollibee. Sabi ni, si Charlotte Fudan, shout out to you. Ayan, ito daw yung Charlotte, ay yung Shanghai sa Mercury. Ano to, 49.50, parang ganun, 50 pesos, sa 14 pieces siya. Masarap siya, in fairness, masarap siya. Tapos ito, binibili din namin to sa palengke ng Santa Maria, Imputido. Tapos ito, same brand nito, bumili kami, Tocino. Ayan, Tocino, tapos eto naman ay tapa. Ay ko. Tapa. Ayan. Kita ba? Ayan. Tapa siya. Pork to... Ay, pork tapa. Nalaglag na nga. Tapos eto, pork to sino. Eto naman, cheese dog na tender juicy. 1 kilo cheese dog na tender juicy. Ay, regular hot dog na jumbo. Tender juicy ulit. Tapos eto, chicken franks na may cheese din. 1 kilo. Ayan. Tapos... Napakita ko na ito, di ba? Tocino. Tapos ito, baboy. Baboy ito, pero gagamit. Ito ba yung... Pang birthday. Oo, lulutuin ito sa Friday. Kasi nga, birthday ni ate. Yan yung dadalhin niya sa kanyang work. Tapos may giniling, pang giniling na ulan. Tapos may giniling ulit na pang sahog naman. Tapos merong bacon. Gagamitin namin to sa yung kalahati sa pasta. Tapos yung iba pang ulam. Kasi mahilig si Jay rin sa bacon. Tapos meron tayong burger patty na ulam burger. Pero ano to, ginagawa talaga namin siyang burger pagka merienda, ganyan. Tapos ayun o, ang dami. Mga Shanghai na binili pa namin sa Mercury. Tapos may ham, pang sahog din yan sa pasta. Tapos may chicken. May avocado pala kami. Tapos may chicken. Ay, ano to? Buto pala to, pang lugaw. Bias. Tapos chicken na to. Tapos chicken. Alaman ulit. Tapos, kita ba? Tapos, ano pa ba to? Basta, ayan, mga laman-laman ng baboy. Tsaka manok yan. Tapos,
manok. Ayan, mga tinola yan. Kasi mga frozen yan, na nakahiwalay na kasi sila per luto. Alimbawa, pang tinola, pang dito, pang ganyan. Parang naka-separate-separate na sila. Tapos, ito yung meron kaming... Tada! Spaghetti sauce. Kasi nga, wala na pala kaming pasta, kaya hindi namin magamit to. Tapos, magbebenta po kami yelo. Bili po kami yelo. Ayan, gumagawa si mama ng yelo. Kasi nga, kadalasan, wala namang laman yung ref namin. So, gumagawa na lang siya ng yelo para hindi sayang yung lamig. So, ayan, tapos na tayo sa freezer. Tapos, tada! Ang daming laman! Pero puro gulay lang talaga. Inuulit ko po, hindi po laging ganyan laman ang ref namin. So, ayan, ngayon, meron kaming pokari. Kasi, sa gilid muna tayo napito. Ah, dito muna. Ayan, ito, nandito yung mga skincare, ganyan. Tapos ito, galing tong Canada, bigay sa amin ng lola namin para to sa mga sugat-sugat, ganyan. Tapos, ayan, merong power glow na lakas organic, Zika na serum din. Tapos ito kay mama naman, age reverse. Tapos dito naman, meron tayong denjang, tsaka samjang. Tapos ito, beef cubes po ito. Wala na siya sa kahon. Pero ayun, meron tayong mga pork, chicken, tsaka beef cubes ulit yan. Tapos ito, cheese. Tapos cheese ulit. And then, meron tayo ditong mga Nestle cream. Tapos Dutch milk. Ito yung free dun sa binili namin na sumo. Nakaipon kami ng apat. Kasi apat yung binili namin. Tapos ito, merong Nesty. Tapos Nutriboost. Ito kasi nakita ko sa market. Hindi ko pa natitikman. Eh, lagi ko itong napapanood sa YouTube ads. So, ayan. Titikman ko kung masarap ba siya. Ayan. Tigisa kami ni Ate John. Tapos ito, butter. Tapos, ayan, mga gamot. Gamot ni Jillian. Tapos vitamins. Gamot ulit pang lagnat. Tapos vitamins ni Buse. Ito meron tayong, ito masarap to guys. Masarap tong pasta na to. Ay, wait lang. Ayan, masarap tong pasta. Wait lang, sino pala dito yung mga batang yung pag sinasarado yung ref, sinisilip kung paano namamatay yung ref, kung paano namamatay yung ilaw. Ito yun guys, share ko lang. Ayan Diba, alam ko yan, lahat tayo, ginawa natin yan. Didiscovery natin kung paano namamatay yung ilaw. Pero ayan nga, ito, meron tayong pesto sauce. Ayan yung mga tamad dyan gumawa ng pesto. Kasi ang habang proseso pag gumawa ka ng sarili mong pesto sauce. Kasi nung nagkukulinary ako, natry ko na yung gumawa. So ayan, ito, masarap to. Lagyan nyo lang ng parmesan. Ayan. Tapos, meron tayong tomato sauce. At ang daming mga naman dito. Ayan, merong, anong tawag dito? Pangalo yun, ano yan? Purikake. Purikake. Purikake, ganyan. Tapos ito, seaweed. Tapos, meron tayong bulaklak ng saging. Tapos, ano to? Purikake din yan. Purikake din daw. Meron tayong mga ladies choice. Malamang mga fritong mga to. Tapos, meron cheese whiz. Tapos, ito, Coco Mama. Yan yung binili natin sa grocery. Pinapita ko yun sa inyo. Tapos, meron tayong mayonnaise na bukas na at mayonnaise na sarado pa. Tapos, meron tayong condensed. Tapos, ito yung sinabi ko sa inyo na masarap na palaman. Ayan, ubus na to. Tapos, ito yung bago nating binili. Tapos, merong ketchup. Ito, UFC ketchup. Yung malaki kasi yung binibili namin kasi yan yun din yung sinasahog ni mama sa spaghetti. Kaya, tinalin niya na lang sa lalagyan. Tapos, ito, sweet naman. Sweet blend na Del Monte ketchup. Tapos, merong ganito. Thousand Islands. Ano tiyata to sa? Salad. Sa salad. Tapos, meron pa ulit na ketchup. Tapos, ayan, meron tayong jungle juice. Ayan yung mga kabataan nyo. Kilala nyo to kung totoo kayong mga Pinoy. Naalala ko dati, tuwing Pasko, di ba pag Pasko, kasi din sa Obando, dati nung bata kami, namamasko kami kasi malapit lang dun yung mga ninang namin, yung mga tito namin, ganyan. Nakasanayan namin yun nung tuwing Pasko, tuwing 25. Tapos, pagkatas ng Pasko, pupunta kami, yung pera namin na pamaskuhan, dadali namin sa Pure Gold. Tapos, puro mga ganyan yung bibili namin sa mga napamaskuhan namin. Tapos ito, ang isa sa mga Shopee budol ko sa inyo. Ayan, kung hindi nyo pa po napapanood at gusto nyo malaman kung saan ko ito binili, panoorin nyo po yung vlog ko na Shopee, ano ba yun? Basta Shopee haul yun. So ayan, makikita nyo po kung saan ko ito binili. And yung mga link na yun ay nasa Instagram ko po. Tapos, tumutunog na naman. Tapos ito naman, aloe sa akin to. Kasi ang sarap nito, para siyang mogu-mogu, pero aloe siya. Tapos may mga nata-nata din. Tapos ito, binibili ko to sa healthy options. Ano to, Lemon. Fresh lemon siya na pag ganito, ilang scoop, 3 scoop yata linalagay nila. Tapos lalagyan din nila ng honey para mawala yung asim ng konti. Tapos hot water. Yan yung ginagawa namin siya. Tapos Coke.
Tapos may wine. Siguro mga 4 years na itong wine. Ano ba? Ito ba yung bago? Yung bago. Pasko. Anong Pasko lang daw ito? Tapos, dito na tayo. Dito muna tayo sa taas. Ito yung binili namin sa Walter. Tapos, alam nyo, minsan, pag binuksan nyo itong ref namin, may makikita pa kayong kaldero sa loob ng ref namin. Kasi alam mo yun, yung pagka tinatamad ka ng isalin pa siya, kasi pagka ininit mo kinabukasan, isasalin mo na naman para mainit mo. So, yung mismong kaldero, nalagay namin sa ref. Kaya meron ngayon, since magre-ref tour tayo, hindi namin linagay, in-effortan namin. Tapos, ayan, meron tayong, ano to, macaroni. Uh-huh. Macaroni spaghetti. Tapos ito yung ibang embutido nandito para hindi na siya frozen, para pwede mo na siyang iprito agad. Tapos meron tayong dilis. Tapos hindi ko alam. Ito tofu. Bakit may magic flakes dito sa ano? Tapos hindi ko alam kung ano to. Ito ano to, spam na nakahiwa na yung luncheon meat na Korean. Tapos hindi ko alam kung ano yung mga yan. Mustard yun yung dilis. Mustard ba yan? Tapos ito merong apple. Tapos may bagong-bagong saging tayo. Fresh na fresh. Tapos meron tayong, bakit nandito to? Di ba bawal ilagay ito mga to sa rin? Hindi na kasha dun sa lalagyan natin. Ay, yabang mo naman. Ang yabang niya, ang niya naman. Tapos meron tayong, kita pa ba? May Yakult. Tapos may apple orange. May ano ba to? Pineapple chunks condensed. Tapos meron tayong Pocari. Ito. Ano yung nakatakip na yon? Alin? Yung naka, ano? Naka, ano? Ito, ano to? Isda. Hindi yan ice cream, galunggong po yan. Tapos meron tayong cold cuts. Binibili to sa palengke ng Santa Maria. Tadaan! Tapos ito, marinated na tapa. Pork tapa. Ayan. Pang tapsilo, ganyan. Mga pang prito. Kasi nga sabi ko sa inyo dito sa bahay namin, lagi sila dapat kumakain. Lalo na si Ace. Lagi siya pag... Late kasi siya lagi natutulog. Nasira na kasi yung body clock niya mula nung nagka-quarantine, lockdown, ganyan. Nasira na yung body clock niya. Tapos lagi siya, gising siya hanggang mga 4 a.m. ganyan. Tapos lagi siya kumakain ng mga 2 a.m. ganyan. So, kailangan may mga pang prito-prito lagi kami. Tapos ito, ay chicken naman. Masarap mag-marinate si mama ng chicken. Ayan. Mga pang prito-prito. Meron tayong Gatorade. Tsaka may Tropicana na juice. Tapos, ay, shucks. Ay, Pocari kay Jaylen tsaka kay Isto. Tapos, ito kay Mama tsaka kay Papa. Ito sa amin ni Ate. Tapos, ito din sa amin. Tapos, ayun, pang Coco Crunch nila yung gatas na yun. Tapos, ibalik natin. Ito na tayo sa mga gulay, laigo. Meron tayong mga carrots doon. Carrots lang ba laman ito? Alin? Ito. Oh, tsaka yung mga naka-dayap ba yun? Mga ganun. Kasi si Ate nag-ayos eh. Tapos ayan, meron tayong lettuce. Wow, may lettuce. Kasi gagawa ka kamon tuna sandwich, di ba? Tapos meron tayong baggy beans. Ano to? Pechay. Patola. Ito kasi di ba yung sabi ko sa inyo, linalagyan namin ng miswa. Yung paborito ko. Tapos may ano tayo? Ano tayo? Eggplant. Talong. Ampalaya. Tapos ampalaya. Ano to? Pechay ulit. Tsaka spinach. May spinach? Oo, pang magluluto nga kasi ng japchae sa birthday din ni Ate. Tapos ito, meron tayong onion, spring onions, celery, zucchini. Zucchini, tapos ano pa ba, yun na yun. Ano, saan yung panggawa natin lettuce? Yung, na kimchi. Panggawa natin yung lettuce. Ay, nandun yung panggawa namin ng kimchi. Tapos meron tayong repolyo, kamatis, calamansi, luya, mga ano... Bell pepper. Tapos carrots, tapos sili. Green. Tapos meron pang saging dito na naligaw. Tapos, ayun na. Wala na. That's it. Wala kaming mga chocolate na nilalagay sa rib. Kasi ang chocolate namin dito, pag bumili kami, dinidistribute na namin yan. Kanya-kanya kaming tago. Kasi sobrang hilig namin talagang pamilya sa chocolate sa Matatamis. So, pag bumili kami ng chocolate, hinahati na namin yan. Ito sa'yo, ito sa'yo. Bahala ka kung saan mo gustong ilagay. Pag nilagay mo yan sa rib, hindi namin mapapangako na hindi namin kakainin. Kahit alam namin hindi sa'yo. Lalo na si Ace. Pag tinanap po, nasa yung chocolate ko linagay sa rib? Hala, kinain ko eh. Bakit mo kinain? Eh kasi baka walang may-ari. Basta ang importante, hindi yan sa'yo, kaya dapat hindi mo kainin, di ba Ate? Kaya talaga, pag may chocolate ka, decision mo na yan kung gusto mong mapahamak siya pag ilalagay mo sa rin. Tapos pag tinago mo, siguraduhin mo hindi malalaman kung saan nakalagay. Nalaman nyo sa akin!
Si ate kasi, yung chocolate na linalagay niya dun sa bag na nakasampay sa kwarto. Tapos pagbukas ko, nice surprise. So, ayan, yun lang yung laman ng ref namin. Isa ulit na disclaimer, hindi po palaging ganyan laman ng ref namin. Dahil nga mag-birthday si ate, tsaka nag-grocery talaga kami. Para nga, makita nyo kung ano yung mga usual na binibili namin na nilalagay namin sa ref. Kaya din talaga, sinadya namin na mag-grocery para dito sa what's inside the ref natin. Tapos yun nga, nasakto lang na birthday ni ate. Paulit-ulit na naman ako. So, pero ayun, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo. And ang isa ko pang pangako sa inyo, siguro ang next video kong i-upload ay yung Watson's Haul na natin. So ayan, maraming salamat sa panonood and see you sa aking next video. Bye!